الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا ومرحبا في درس اللغة العربية لغير ناطقين بها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Okay, we will continue our previous lesson, page number 77, book 1. Al-Wahdatul Rabi'atu and Ad-Darsul Hadi الدرس الحادي والعشرون التراكيب النحوية I hope alam nyo na kung anong ibig sabihin ng التراكيب النحوية. What's the meaning of التراكيب النحوية? Na, what is nahu? Nahu is grammar. So here, nahwiyatu is grammatical, the grammatical. This is not man'ut. Unahin nyo munang basahin because at-tarakibu nahwiyatu na man'ut. What is at-tarakibu? Summary. Summary. Structure. So meaning this is a grammatical structure. Grammatikong istruktura. Kapag pinag-uusapan ng istruktura, alam natin kung paano nagtitindig ng isang bagay. So dito, ibig sabihin, paano tayo magsasagawa ng pangungusap? Okay? Maano tayo bubuo ng mga pangungusap? At tadribul awal, what is the meaning of at tadrib? The exercise, the practice, the drill. Tabadal is suala. What's the meaning? Tabadal is suala. What's tabadal? Exchange. Magpalitan. What is suala? Kita nyo yung verb, ha? May tanong. Tabadal. May tanong. Exchange what? So, mapulumbi suala. Ending patha. Magpalitan ng tanong. Wal jawaba at kasagutan. Jawaba ay sagot. Maa with zamilika, your classmate. Kasama ng iyong kaklase. Kama, what's kama? Like or as. Filmithal. In the example, P after P, mithali. Al-mithali. Filmithali. So the example here is yung nasa taas na lalaki. Yan ang sample natin, gagawa tayong pattern bago natin sasagutin ang mga dapat nating sagutin. Ano yung nakalagay doon sa example sa lalaki nakatayo? Al-madrasati. So alam nyo na siguro ang noun Arabic ay nagtatapos palaging dama. Meaning nagtatapos ng un or u. Un or u. Pero kapag may reason, napapalitan sila ng an, in, or kaya ai. Katulad dito, al-madrasatu became al-madrasati. May dahilan kung bakit magkakasra yan. Sinong gagawa niya? Nando sa sample yun, no? Matatadhabu ila. So after ila, pagkatapos ng ila, ang noun ay magtatapos ng kasra. So kaya al-madrasati, ending i, ending kasra. Sinong gumawa sa al-madrasati na magkasra? Ang ila. Siyang may gawa niyan. Al-madrasatu became al-madrasati dahil sa ila. Okay. Paano niya ginamit dito ang al-madrasati?
Almital, the example, tawan tatu, sabi ng tawan sa tatu, talibulawal, to talibutani, ilat talibutani, mata tadhabu. Tapos ila, tapos yun la, almadrasati. Anong ibig sabihin ng mata? Parang Tagalog lang to. Pag narinig mo yung mata, sa Arabic, kailan, when. Sa Tagalog, mata is mata, ay. Pero sa Arabic, ang mata, kailan. Okay, kaya pag nagtatanong ka, kailan ka natutulog, kailan ka pumupunta, kailan ka lumalabas, sasabihin mo lang ang mata because of kailan. Mata, tadhabu. What is tadhabu? Sinong tinutukoy sa tarito? Nasa harapan mo ito, ito ay anta. Kasi parewa ang hiya at saka anta. Kung gusto mong kailan siya pumupunta, babae, tadhabu rin. Halimbawa, ito si Dawud. Tinatanong ko si Maryam, Dawud, kailan pumupunta si Maryam sa masjid? So, tadhabu rin ang gagamitin dun. Matatadhabu Maryamu ilal masjidi. Okay? So, after dahaba, gagamitin nyo lang ang ila. Remember that. Ang roots ng yadhabu ay dahaba. So, what is yadhabu? Siya'y nagpupunta. Okay? What is that ikaw? Change into ta. Change into ta. Tadhabu. Ano yung ako ay pumupunta? Kami pumupunta. Okay. After tadhabu, either verb, madi, or mudaryon, followed by ila. Palaging nandyan kapag ang tadhabu, dahaba ay nandyan. Kapag nawawala yan, nagkakaroon ng ibang meaning ang dahaba. Okay? Kapag nawala ang ila, nag-iiba ang meaning ng dahaba. Pwedeng inaagaw, pinapatay, meaning pinapalba, may sunog, papatayin, pwedeng nagiging ganun ang kanyang translate. So remember, after dahaba yadhabu, follow by ila. Huwag kayong gagamit ng iba except ila. Dahaballahu binurihim. Nakita niyo, walang ila. May ila ba yung sinabi ko? May dahaba. Dahaballahu binurihim. Watarakahum fi dhulumatin la yubasirun. So dito ang meaning ng dahaba, kapag ganito sinabi ko, walang ila, pwedeng inagaw, pinatay, inapula. Dahaballahu binurihim. Pinatay ng Allah ang kanilang liwanag. Watarakahum at iniwan sala. Saan? Sa dulumat, sa madilim. Si dulumat, okay? So meaning kapag walang ila, nag-iiba minsan ang meaning ng dahaba or yadhabu. But kung ito'y nagpunta, lagay nyo ang ila. Pumunta siya sa masjid, ilal masjidi. Pumunta siya sa bahay, ilal bayti. After ila, baytu, bayti. Pumunta siya sa palengke, ila suki. Pumunta siya sa madrasa, ilal madrasati. Okay? Pag may dahaba, yadhabu. So dito, mata tadhabu, meaning kailan ka pumupunta, pwede natin sabihin dito because eskwelaan ang pinupunta niya, kailan ka pumapasok. But actually, pumupunta talaga ang translate ng dahaba, yadhabu. But sometimes, ang translate nila para bang, kailan ka pumapasok sa eskwela? Instead na kailan ka pumupunta, kailan ka pumapasok. So tinatranslate nilang ganyan yan, kung eskwela o paaralan ang pinag-uusapan. Matatadhabu, kailan ka pumapasok ilal madrasati sa paaralan. But alam natin, matatadhabu, kailan ka pumupunta. Okay? Ilal madrasati. Okay. Yung iba, tinatranslate nila ito, kailan ka umaalis papunta.
Kailan ka umaalis papunta ng paaralan. Okay. So at least ang lahat ng ito ay patungo pa rin sa kanyang translation na pumupunta. Matatadhabo, kailan ka pumupunta ilal madrasati sa paaralan. Ayun na, nakuha na natin yung unang sample. Yung asaata, mansubito eh. Pata, hindi mapulong bihi ito. Because ang adhabu, hindi niya kailangan ng mapulong bihi. Because adhabu, ako'y pumupunta. Okay, asaata, kapag gagamit kayong oklak, put asaata. Then pagkatapos nat, pailon, pailatun. But feminine nito, pailatun. But because of mansub, dapat ang nat ay mansub din. So ang nilagay dito, adhabu. Anong ibig sabihin ng adhabu? Ako'y pumupunta. Okay? O ako'y pumapasok. Ng ano? Asa ata sabi ata. Failatun, pailatan. But because of al, alpailata, asabi ata. Okay? So here, what is sabi ata? Seven. So what is asa ata here? 7 o'clock. Okay? Yun ang ibig sabihin ng 7 o'clock. Unahin nyo muna yung asa ata. Tapos, kung 3, asa ata talitata, asa ata rabi ata, asa ata kamisata. Nasaan na tayo? Awal, al-awal, at-tani, at-talitu, al-rabiu, al-kamisu, yung nakaraan. Yung feminine nun, dadagdagan nyo lang ng tabar buta. But yung al-awal, al-ula. Al-ula, at-taniyatu, at-talitatu, al-rabiatu, al-kamisatu. Katulad nito, feminine. Kung 5, asa atal, kamisata. Kung 4, asa'atal, asa'atal, rabi'ata. Kung 3, asa'atat, tali, what? Talita? Talitun? Then, admar tamar buta, talitata. So, I repeat that second tani, sinabi niya, adhabu sa'atas sabi'ata. What is the meaning? I go, 7 o'clock. 7 o'clock, yes. Alhamdulillah. Now here, al-bayti al-wahidata. Paano mo sasabihin to, Abdullah? Nakita niyo yung relo, nakalagay 1 o'clock. Okay. Matatadhabu ilal bayti. Adhabu sa'at. Adhabu sa'at al-wahidata. Matatadhabu ilal bayti, kailang ka pumupunta sa bahay. Then, adhabu sa ata, sa atal wahid ata. Okay, kapag masculine, wahid. Wahid yung ginamit, ha? Pag masculine, wahidun. Pag feminine, wahidatun. Okay? Sa orasan yon, sa orasan. But alam natin, ang first, ula, and al-awalo. But sa orasan, you may use, gagamitin yung wahidun. Pag may al-alwahido, kapag feminine, al-wahidatu. Kapag mansub, al-wahidata, al-wahida. Second picture, surat utsani ayub, Yaqub, at tabibi, at saniyata. Not mata, that's wrong. Mata. No, mata. One count, mata. Ta is two count, ma is one count, mata. Kaya nga mata sa Tagalog eh, mata. Don't say mata. Mata is wrong. Mata. Repeat. Mata. Oh, mata na naman yan. Mata. Mata. Yan. Mata tatabu ilan tabibi. Ilat tabibi. Ilat tabibi. Very good. Adhabus. Adhabus sa. Adhabus. Adhabus sa atas niyata. Kailangan alam nyo saan letter mo letter. Kailangan kabisado nyo. Adhabus sa atas niyata. What is the translate? Kailan ka pumupunta sa doktor. Ako ay pumupunta ng 2 o'clock. Okay.
2 o'clock, ha? Okay. Brother, asulat at salit sa to. Matatadhabu. Yes, ilal masjidi. Anong ibig sabihin nun? Kailan ba pupunta? Sa? Sa masjid. Very good. Now, pumupunta siya. 3 dito. Adhabu sa ata. Sa? Tali. Adhabut sa atat salitata. Ha? Salitata. So what is salitata? 3 o'clock. Sa ata, sa atat salitata, ako'y pumupunta ng masjid. 3 o'clock. Alas tres, ha? Alas tres. Almuhandisi Arabi ata, brother. Surat Rabia. Matatadhabu ilal muhandisi. Translate. When the engineer goes. No, when do you go? You. When you go to the engineer. Yes, when do you go to the engineer? Kailan ka pumupunta sa engineer? Adhabu sa ata rabi ata. I'll go 4 o'clock. Now, nakita yung dito, adhabu ila, wala. Walang ila. Pero ang translate pa rin niya ay, ako'y pumupunta. Pero bakit walang ila? Dahil hindi naman niya tinutukoy ang panahon, o hindi niya tinutukoy ang lugar. Ang tinutukoy niya lang dito kung anong oras. So, no need to put ila. Okay, but sometimes remember, kapag walang ila, nag-iiba ang translate ng dahabayad habu, depende yan sa sentence. Okay? 5 picture? Asuratul kami sa to? Abdul Karim? Matatadhabu ila syakati. Translate. When do you go to the apartment or flat? Kailan ka pumupunta sa apartment? Nakalagay dito, kamisata. Adhabu sa atal khamisata. Ako'y pumupunta ng? 5 o'clock. Dawood. Al-ummi as-sadisata. Matatadhabu ilal ammi. Yes. So ila, may tinutukoy siya. That's why put ila, may tinutukoy siya. Kailan ka pumupunta sa uncle? Father side, ammi. Adhabu sa atas sadisata. Yes, adhabu sa atas sadisata. Meaning? When do you go to the uncle? I go. 6 o'clock. Sadisata. Okay, very good. Ako'y pumupunta ng 6 o'clock. At adribot sani. Ganun pa rin, tabadal iswala wal jawaba ma'asamilika. Exchange question and answer with your classmate kama fil mital, as in the example. Al mital, you know, nakaupo, nagsasala. Yusallil fajra. And then, al masjid. Pero meron dahil sa P doon sa sample, al masjidi. Because of fee. So here, yusalli. Anong ibig sabihin yusalli? Ha? He pray. So gagawin nyo ngayon, dahil magtatanong ka, change the ya into ta, ay natusalli. Saan ka nagdarasal? Okay? Saan ka nagdarasal? Nang ano, kasama niyo ito, ay natusallil. Susallil what? Fajra, mafulon, bihi.
Okay, babasahin niyo to. Aina tusallil fajr. Fajra or fajr. What's the meaning aina tusallil fajra? Saan ka nagsasala ng bukang liwayway? So sasabihin mo, ana, aning ana, nagsasala ako. Change sa satul kata, usalli al-fajra fil masjid. Ayun na sample natin, ha? Okay, papalitan niyo yung ya dahil nagtatanong ka sa harapan mo. Okay. Now, paano ko sasabihin saan siya nagsasala na babae siya? Where she pray? Ay, natusalli din. Parehas lang. Anta at saka iya, pagmudar yun, parehas lang yan. But, paano natin sasabihin saan ka nagsasala babae? Ay, natusallina by ading ina. Auntie na yan. Tinatanong mo na isang babae, sa harapan mo na isang babae yan. Saan ka nagsasala? Usalli fil musalla. Nagsasala ako sa praying room. Or usalli fil bayti. Ako'y nagsasala sa bahay. Usalli, pwedeng lalaki, pwedeng babae. Okay? Ana nahnu. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Okay, now, Abu Tirmidhi. Suratul Ula. Yaqra'ul Qur'an and Musalla. Aina yaqra'ul Qur'an? No, change into ta. Because tinatanong mo nasa harapan mo. Ito, yaqra'ul Qur'an. Meaning, ibig sabihin ng yaqra'ul Qur'an, siya nagbabasang Qur'an. Affirmation yan. But now, change into saan ka nagbabasa ng Qur'an. Siyempre, ya change into ta because nasa harapan mo. Aina takra'ul Qur'an? Yes, aina takra'ul Qur'an. Akra'ul Qur'ana? Yes, akra'ul Qur'ana. Il musalla. So, aina takra'ul Qur'an? Aina takra'ul Qur'an? Saan ka nagbabasa ng Qur'an? Where do you read the Qur'an? Okay? Ano sagot? Aqra'ul Qur'an, binabasa ko ang Qur'an fil musalla, sa praying room. Tirmidhi. Yushahidu tilfasa also al-gurfati. What is yushahidu tilfasa? What is yushahidu? Yes, he watching what? Tilfasa, what's tilfasa? The television. Now, nanonood siya. Like for example, sabihin natin, Aina Ahmadu, yushahidu tilfasa figur patil julus. Yushahidu. But magtatanong ka ngayon sa harapan mo, anta. Saan ka nanonood ng TV? Aina tushahidut tilfaza. Saan ka nanonood ng television? Aina tushahidut tilfaza. Ano sasabihin mo? Ako ay nanonood ng television sa room. Paano mo sasabihin? Ushahidut tilfaza filgurfati. Yes, ushahidut tilfaza filgurfati. Yes. Kapag alam niyo itong mga vocabulary ito, bibilis tayo. Bakit? Misa kahit hindi ko translate ito, dahil paulit-ulit na yung gurpatun, alam na natin. But yushahidu tilpasa, siya nanonood ng TV. Yushahidu tilpasa, ako'y nanonood ng TV. Paano mo sasabihin, Tirmidhi, babae, saan ka nanonood ng TV? Aina tushahidina. Tushahidu by ading ina, tushahiduina became tushahidina. Tilpasa, very good. Brother Yaqub, Asurat Talita. Aina tawaddao. Translate.
Yatawadda o siya nagwudu. Ba't tatanungin mo sa harapan mo? Ay natawadda. Ay na yatawadda. At tatawadda o. Ay natatawadda o. Saan ka? Saan ka nagsasagawa ng wudu? Yes. Purification. Sagot? Yung niya, papalitan mong ana. Anong lalagay mo? Amsatul kata? Yes, atawadda'u fil hammami. Ako ay nagsasagawa ng wudu, atawadda'u fil hammami. Paano mo papalitan to, Brother Jacob, na saan ka nagwudu, babae naman? Kanina, lalaki yun eh. Ay natatawadda'u. Ba't kung babae? Ay natatawadda'u, ina. Yes, ay natatawadda, ina. Tatawadda, u, ina. Tatawadda, u, ina. Became atatawadda, ina. Ay natatawadda, ina. Saan ka nagsasagawa ng wudu? Babae yun, auntie. Okay, brother? Yagsilul atbak. Oh, what's the singular of atbak? Plural kasi ito. Dapat alam nyo yung singular, ano? Tabakun. Tabakun. Tabakun, tabakun. Kailangan pag alam yung plural, kailangan alam yung singular. Kaya binibigay ko singular, plural. At timano kasi ito eh. Okay? Yagsilul at bak, and then almatbaki. Amir? Ay natagsilul at bak. Yes, ay natagsilul at bak. Yagsilul at bak, siya nag-uugas. Okay? Kasi plato dito eh, siya nag-uugas ng plato. So, ngayon kung tatanungin mo sa harapan mo, papalitan mo yung yan ng ta. Aina tagsilul atbak. Answer? Agsilu fil matbaki. Yes, agsilu fil matbaki. Translate, Amir? I wash the plate. Yes. Oh, where do you wash the plate? Yes. Aina tagsilul atbak. Where do you wash the plates? I was in the kitchen. Yes, I was agsilu, inuugasan ko fil matbaki sa kusina. Okay, na kitchen. Okay, next page. Meron pa? Yanamu. What the meaning of yanamu? Sleep. Yanamu, tanamu, naumun. Siya'y natutulog. Pwede mong itanong yan, nasa si Ahmad. Yanamu fil gurpati. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, hindi pwedeng yanamu. Ha? Ay na? Tanamu. Hindi ay na yanamu. Ay na tanamu. Okay. So now, dahil magtatanong ka sa harapan mo, anta ay na tanamu. Abdul Karim. Yanamu and gurpa til naumi. Aina tanamu. Yes, aina tanamu. Anong ibig sabihin nun? Aina tanamu. Saan ka? Saan ka natutulog. Where do you sleep? Saan ka natutulog? Sagot. Anamu. Anamu, very good. Anamu, ako'y natutulog. Fi? Anamu, fil gurpat. After fi, ano? Gurpati, ha? Remember that, okay? Anamu, fi? Gurpatin? Yes, naumi. Ha? Anamu fi gurpatin naumi. Ako'y natutulog sa silid tulugan. Sleeping room. And the last, Jacob, Adawud, yagsilul malabisa and hammami. So dito, yagsilo, hindi naman nagugas, naglalaban naman. Ha? O minsan, sometimes siya naliligo. Okay. Ay na tagsilul malabisa. Yes, ay na tagsilul malabisa. Agsilul malabisa fil hammami. Yes, translate. Where do you wash the clothes? I wash the clothes in the hammam. Shower room. Okay. Saan ka naglalaba ng damit? Naglalaba ako sa shower room. Al-wahdatu rabiatu. Ganun pa rin.
Adrarsul Hadiyu wal Ishruna, lesson 21, at Adribut Salits, the third exercise. Tabadal Suala wal Jawaba, mas amilika, kama fil mitalain. Dalawa naman to. Dalawang example, as in the two example. Al mital al... Anong lalagay ko? Awal ula. Al-mitalul awal. Okay? Because masculine, the first example. Wal al-mitalul tani, the second example. Muna, lalaki muna. Anta. Okay? Anong ginagawa ng lalaki? Yakraul Quran. Siya'y nagbabasa ng Quran. Sa kabila? Takrao. Takrao because siya, she. Nakita nyo, ang ya, siya, lalaki. Batang sta, siya na babae. Okay. Yakraul Quran, she read Quran, takraul Quran, yakraul Quran, he read the Quran, and takraul Quran, she read the Quran. Anong nangyari sa lalaki? Tatanong natin, mada tafalu. What is mada tafalu? Anong ginagawa mo? Okay, ano ang ginagawa mo pag nagtatanong ka, lalaki, anong ginagawa mo? What are you doing? Ha? Anong ginagawa mo? Then sabi niya, dahil tinatanong mo, anta, ako, a, antimano, present tense, a, akraul Quran. What's the meaning, akraul Quran? O, paano mo tatanong ngayon ng babae? Mada tafalu kanina, babae, anti. Mada tafalina. Kapag sinabi mo sa lalaki nung ginagawa mo, mada tafalu. Pag babae nung ginagawa mo, mada tafalina. Nakuha nyo? Lahat ina-ina. At tapos ng anta, ina lang. Dagdag nyo lang yon. Ano sabi niya? Akraul Quran. Pares lang ha? Ana and nahnu, pwedeng panlalaki, panlalaki. That's why, pambabae, panlalaki. That's why, akrao kanina sa lalaki, akrao din sa babae. Okay? Pareho lang. Ako'y nagbabasa ng Quran, akraul Qur'ana. Now, this is the example. The first picture, yaknusu and algurpata. Paano mo igagawin ito, Abdullah? Lalaki muna, tapos yung babae, ha? Sandali. Isa-isa lang. Okay? Isa-isa lang. Abdullah. Titingnan nyo lang kung lalaki babae. Ah, yun lang. Kaya binigyan tayo sample dalawa kanina para makita ang lalaki babae. Okay? So isa-isa lang picture, lalaki to. Mada tafalu. Anong ginagawa mo? Mada tafalu. Lalaki kasi, hindi pwedeng mada tafalina. Mada tafalu. Yes, yung yaknusu, yaknusul gurfata, binawalis niya, binabacuum niya yung room, siyempre, papalitan mong ana, aknusu. Ako ay nagwawalis ng kwarto. May tanong ba yung aknuso? Nagwawalis ako ng ano? Argur pata, ha? Okay. Number two. Abdul Karim. Tushahidu tilfasa. Meaning, siya'y nanonood ng TV. Babae ito. Okay. So now, paano mo tatanong ang babae? Anong ginagawa niya? Mada tafalina. Mada tafalina. Yes, anong ginagawa mo? Sabi niya sa babae, sabi ng babae, usyahidu, ako'y nanonood. Ah, pwede niyo na yung tanong yan sa iyong anak. Ah, paano mo sasabihin, anong ginagawa mo, anak ko, lalaki? Mada tafalu? Ya? Anak ko lalaki? Ya ibni? Pwede rin, wala na bang iba? Ha? What is Ibnun? Son. What is my son? So pag binasa nyo, Yabni. Mada tafalu Yabni. Okay. So now, nasaan na ba ako? Saan ako? Number two picture? Okay. Anong ginagawa mo o anak ko sa bahay mo ha? O anak ko, anong ginagawa mo? Mada tafalu Yabni. Nanonood po akong TV. Nanonood akong TV. Paano yung sasabihin? Usyahidu tilfasa, ya walidat, walidi, oh my father. Kung nanay naman, ya walidati. Alam nyo ba yung pinag-aaralan nyo?
Yung mga vocabulary na una, pagtugtugtugtugin nyo, marunong kayo magsalita. Akala nyo lang na nagbo-vocabulary lang kayo. Hindi. Lahat ng nakaraan, pwede na kayong magbuo ng mga salita. Irarambol nyo yon, magagamit na yon. Basta alam nyo lang ang mga vocabulary, alam mo kung paano mag-arrange ng salita, ay marami na kayong salitang nalalaman kung tutuusin. Dahil sa mga nakaraang ginagamit natin. Halimbawa, nasa bahay ka, anong ginagawa mo, anak kong babae? Babae naman, anong ginagawa mo, anak? O sabi natin, o aking anak. Madatapalina. Yes, madatapalina. Yabinti. Ha? O sabi niya, naglalaba ako ng damit. Yes, agsilul malabis ha. Ha? Agsilul malabis ha. O ngayon, paano mo tatanong saan ka naglalaba? Ay natagsilina. Ang iya yan, auntie yan eh. Ay natagsilina, malabis. Saan ka naglalaba ng damit? Agsilu fil hammam. Naglalaba ako sa shower room. So, kung magpa-practice kayo na magpa-practice, akala nyo, marunong na kayo. Kung napapansin nyo lang, yung mga nakaraan, pwede na kayong magsalita. Kaya sabi ko, in book 2, walang pwedeng magsalita ng Tagalog at English dito. Kailangan Arabic. Pero pag tinatanong kayo, pwede mag-translate Tagalog at English. Pero kung magkwentuhan kayo, mag-usap kayo, kailangan Arabic. Paano kayo matututo? Katulad yan, hindi nyo naman pinag-aaralan magsalita yung mga nakaraan, kundi ko lang kayo nire-remind ngayon. Tinatandaan nyo lang yung grupatun, kwarto, grupatun, julus. Hindi, magsasanay kayong magsalita. Ah, madatapalo, Yaki. Anong ginagawa mo? Abdul Karim, madatapalo. Oh, di ba? Anong ginagawa mo dyan? Oh, di ba? Ano sasagot mo ngayon? Ah, sabihin mo, binabasa ko ang books. Oh, paano mo sasabihin yun? Akraul Kitaba, di ba? Madatapalo, ya Abdul Karim. Akraul Kitaba, ya Ustad. Oh, marunong na kayo, kulang na kayo sa practice niya. Kaya sabi ko, book 1 pa lang, tapos na kayo, marunong na kayo magsalita eh. Book 2, no need na magsalita kayo ng iba eh. Kaya lang, more practice. Okay? Alhamdulillah. Ito mga sample na ito, pwede niyong palitin. Yaknusul gurpata. And then sasabihin ko, aknusu. Aknusul gurpata. Aknusul gurpatal jurus. Aknusul gurpatal naumi. So pwede niyo lang pagpalit-palitan ng mga yaan. Sample lang ito, okay? Nasaan tayo? Third picture. Asurat at salita. Yakra usahi pata, siya'y nagbabasa ng patsahi patun. Ano sa Tagalog? Diaryo. Okay. So, paano mo ngayon gagawin ito, Amir? Lalaki to, magtatanong ka, anong ginagawa mo? Siyempre, hindi na ya, tana. Mada tafalu. Sagot. Ikra us sahipata. Anong ikra? Ako yung nagbabasa. Ikra is amrun yan, nag-utos. Akrau. Akraus sahipata. Okay? Akraus sahipata. Nagbabasa ako ng dyaryo. Oh, madatapalo, brother. Anong ginagawa mo, brother? Ha? Sabihin mo, akrahus sahipata. Akrahul kitaba, yaaki. Akrahul Quran, yaaki. Pa-practice lang kayo. Wala ka namang Quran. Wala ka newspaper. Pa-practice lang kayo. Madatapalo, ya Abdul Karim. Akrahul kitaba, yaaki. O madatapalo, anta. O, kita nyo? Yung mga nakaraan lang yan eh. Yung pinalitan ko lang yung tapalu anta, wa majisiyo katuka anta. O, pwede nyo gamitin, wamada tapalu anta yaki. Ana akraul Quran. Wamada tapalu anta yaki. Ana akraul kitaba. Masya Allah. Ay natusalil fajar. Saan ka nagdadasal fajar? Mi, ana? Naam. Usalil fajari fi masjidin. Fi masjidin, ano? Ha? Fil masjidil Aziz. Yes, alhamdulillah. Oh, di ba nakakapagsalita na kayo? Ha? Alhamdulillah. Number 4. Yakub. Oh, ito yung sinabi ko nakaraan, ha? Lalaki ang nagpa-plancha instead na babae.
lalaki. Ha? Sabi ng mga alam naman natin, hindi mo nalipaltaya, takusa yan eh. Kaya naglalaba, namamlantya, ay takusa yan. Hindi akusa. Takusa, takot sa asawa. Hindi akusa, yakusa, apon yun eh. Mga matitindi sa Japan yun. Ha? Sila yung mga tinatawag na ano doon eh. Ano bang tawag sa Amerika sa mga... Mafia sa Amerika. Hindi sila yung mga yakusa. Sa Japan, yakusa sa kanila. Ang takusa, yung yakusa mabagsik yun. Kumakain ng dugo sa kanila yun. Ano kumakain ng dugo? Kasi ang Japan, yung nandun ako, kapag nalaglag sa agdanan yung apon na sugat, natatakot sila sa dugo. Tumisigaw, hindi mawakan yun. Ah, ngayon ako, akong tagabuhat nila, lalagay doon sa akin, dadali sa ospital. Takot sila. Yung yakusa, kaya sinabi ko kumakain dugo, hindi sila natatakot ng dugo, pumapatay talaga sila ng tao. Kaya kinatatakutan sila sa Japan. So, beginning, mababagsik sila. Pagdating sa takusa, ay hindi mababagsik yan. Takot sa asawa. Plancha rito, luto ng kanin dito, si misis nagbibingo, o nakikipagchismis, si lalaki nagluluto, siyang naglalaba, yun ang mga takot sa asawa. Pero sa Islam, hindi mo pwedeng sabihin takot sa asawa kung naglalaba siya o nagluluto o ano paman, dahil unang-una ang mga babae sa Islam, itinatratong mga prinsesa, hindi ginagawang alipin. Hindi naman inasawa yan para gawing ganon. Okay? Pangalawa, mayroon tayo kasing gantimpala na kapag ginagawa natin ng mga, ba, maglalaba ako, bakit ako maglalaba? Eh, anong pasasala namin? Anong tatabing namin? Itatabing namin sa katawan? Bawal yun, walang tabing. Kaya maglalaba ako para may pansala kami. Yung pagsamba yun. Magluluto ka. O, bakit ka naman magluluto? Para kumain kayo. Para na ano? Para magkaroon kaming lakas, para makasamba kami ng tama, maayos, kaya subhanahu wa ta'ala. O, mamalengke ako. O, bakit ka mamamalengke? Para makapagluto. Bakit ka magluluto? Para makakain. Lahat ng mga gawaing mabuti sa Islam, kapag tama ang intention mo para kaya subhanahu wa ta'ala, nagiging pagsamba. Mamlantya ka. Bakit ka mamlantya? Hindi ba utos sa atin ang magsuot tayo ng maganda sa harapan ng subhanahu wa ta'ala? Malinis? Okay, gusto ko rin ng walang lukot-lukot o gusot-gusot ang damit ko. Gusto ko maayos sa kung haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, o ginawa mo yan para na naman kay Allah subhanahu wa ta'ala, meaning may reward tayo sa lahat ng ginagawa nating mabuti. Kaya lang nakadepende sa intention yan. Okay? Yakwil malabisa, siya ay nagpa-plancha, yakwi, ha? Yakwi. Kapag sinabing takwi, pwede rin siya yon. Babae, ito namang yakwi, siya na lalaki. Takwi, siya na babae. Takwi, also you. Okay? But here, yakwil, malabisa, siya'y namamlantya. Pero papalitan natin. Magtatanong tayo. Okay, Tirmidhi? Mada taf'alu? Anong ginagawa mo? Akwi. Yes, akwi. Akwil malabisa. Pinaplantya ko ang mga damit. Abu Tirmidhi? Suratul Kamisa? Mada taf'alina. Mada taf'alina, babae. Tagsilul atbak? Kapalitan ng? Mada taf'alina, anong ginagawa mo? Agsilul atbak. Agsilul atbak. Okay? Hinuhugasan ko ang mga plato. And the last? Abdul Karim, yakraul kitaba. Dito, siya nagbabasa ng aklat. Now, palitan mo. Tanong muna. Mada taf'alu? Akraul kitaba. Ha? Very good. So, gamitin yan. Pag nakikita kayo, kayo mga estudyante, subukan nyo, try nyo nagsasalita ayon sa pinag-aralan nyo. Ay, natadhabo, ya Abdul Karim. Ano yung abtadhabo? Saan ka pupunta, di ba? Ay, natadhabo, ya Abdul Karim. Ya Abdul Karim. Saan ka pupunta, Abdul Karim? Oh, pwede niyong gamitin yun. No? Sasabihin mo, lalabas ako. Ha? Nang masjid. O paano niyong sasabihin yun? Lalabas ako. Gagawin niyo pa lang. Sa akrojul. Sa akrojul? What? After akaraja? What? Min. Min. Sa akrojul? Minal masjidi. Yes. Okay, next. Atadribur rabia. Port. Drill. Exercise.
Ganun pa rin. Tabadal suwala wal jawaba ma samilika. Exchange question and answer with your classmate. Kama fil mithal. As in the example, katulad ng nasa halimbawa. Al mithal, the example. Dito ang example sa picture. Yaklu sugur patal julusi. Hebrum, the living room. So, paano niya ginawa yon? Mada sa taknusu. Oh, future, ha? Merong siyang sin. Ano yung sin dito? Taknusu, siya'y nagwawalis. Pero kung may sa, what's mada? Ha? What? Ano ang wawalisin mo? Ano ang wawalisin mo? Mada sa taknusu. Okay, ano ang wawalisin mo? So, sa aknusu, wawalisin ko, sabi niya, ang gurfatal julusi, ang sala. And ganun lang, kasimple, ha? Okay, first picture, yag silul malabisa. Yakub. Nibigyan niyo ng sina para hinaharap. Sito, yag silul malabisa, nilalaban niya ang damit. Ngayon, tatanong mo, anong lalaban mo? Ah, di ba? Paano mo tatanong yon? Mada sa tagsilu. Mada sa tagsilu. Very good. Ano ang lalaban mo? Then? Yes, bibigla lang. Huwag mo alisin yung sa dahil wala pa kayo ginagawa. Sa agsilu? Yes, sa agsilul malabisa. Lalaban ko ang mga damit. Okay? Mada sa tagsilu. Anong lalaban mo? Sa agsilul malabisa. Lalaban ko ang mga damit. Okay. Brother Amir, yakwil malabisa, naglalaban naman. Ay, nagpa-plancha. Mada sa takwi. Mada sa takwi. Yes. Mada sa takwi. Yakwil malabisa, siya ay nagpa-plancha ng mga damit. But here, ano ang pa-planchain mo? Mada sa takwi. Okay, what is sagot? The answer? Sa akwil malabisa. Paplansyain ko. Wala pa, future pa lang, gagawin pa lang. Ano ang paplansyain mo, sabi niya? Hindi pa ginagawa. Ah, paplansyain ko yung mga damit. Meaning, paplansyain pa lamang. Hindi pa ginagawa. Okay, gagawin pa lamang. Usually, Dawud, usually, then Al-Fajra. Ito munang usually. Mada sa tusalli. Mada, no, matusalli lang sinabi mo? Satusalli. Yes, satusalli. Okay? Ano ang gagawin mo sala o anong isasala mo? Okay? Anong isasala mo? Gagawin mo pa lang. O anong sasagot mo? Sa usalli. Yes, sa usallil? Fajra. Okay. Magdadasal ako ng fajra. Halimbawa, nakita mo ang anak mo, lalaki, sasabihin mo, mada satusalli. Anong isasala mo? Dahil parang asar na, alam mo eh, mag-aasar ba, magdudur? Hindi mo alam. Pero sabihin na natin asar na. Mada sa tusalli, anong isasala mo? Sasabihin niya, usalli duhra. Nalaman mo, hindi pa pala siya nagdudur, nakatulog siguro siya o nakalimot. So pwede mong itanong, mada sa tusalli, anong isasala mo? Isasala ko sa usalli duhra. Isasala ko ang duhur. Huwag niyo tatanggalin yung sin. Kapag tinanggit sila nung kayong may sin, kasagot niyo rin na may sin. Okay? Yusalli, usalli. Sa tusalli, sa usalli. Huwag niyo lang tatanggalin pag meron siyang sin. Number 4, Abdullah, yakraul Quran. Siya'y nagbabasa ang Quran. Mada sa takraw. Anong ibig sabihin ng mada sa takraw? Ano ang babasahin mo? Okay? What will you read? Anong babasahin mo? Then? Yes, sa Akraul Quran, babasain ko ang Quran. Tirmidhi, yushahidut tilfasa, puro lalaki. Siya'y nanonood ng television. Ngayon, paano mo sasabihin, anong panonoorin mo? Okay? Mada satu syahidu. Yes, mada ano satu syahidu ang panonoorin mo?
Manonood akong TV. Sa Usyahidut. Yes, ako'y manonood ng TV. Anong panonoodin mo? Mada sa Usyahidut. Manonood akong TV o ako'y manonood ng TV sa Usyahidut Tilfasa. And the last, Brother Abdul Karim, another Abdul Karim, yagsilul atbak, siya'y nagugas ng plato. Paano mo gagawin ito? Anong huhugasan mo? Mada sa tagsilu. Yes, mada sa tagsilu. Anong uugasan mo? Uugasan kong mga plato. Agsilu. Sa agsilut? Sa agsilul? At bak. Very good. Ha? Malakas matuto si brother. Uugasan ko ang mga plato. Okay, very good. Oops. Mula kasut tarakib. 21 pa rin to, ad-darsul hadiyu wal isruna pa rin, al-wahdatu rabi ato, mula kasut tarakib. What is mula kasut tarakib? Oh. Summarize of the composition. Meaning, kag sinabing summarize of composition, how to build a sentence. Okay? How to build a sentence. Summarize, what is summarize here? Mula kasut. And the composition is the tarakib. So meaning, if you say summarize of composition, isa summarize natin yung mga nakaraan, meaning how to build a sentence. Paano kayo magtatayo, magtatatag ng mga pangungusap. Okay? That's it. Okay. Wahid, akra'u. Kapag akra'u, kapag ang verb may tanong, ang susunod na noun ay ending patha. Okay. What's the meaning of akra'ul Quran? I read the Quran. Sasabihin ko bang akra'ul Gurfata? Pali. O, anong susunod dito? Aknusul? Gurfata. Usyahidut? Tilfasa. Akra'us? Sahifata. And agsilul? Malabisa. What is the meaning of aknusul Gurfata? I sweep the room. Winawalis ko ang kwarto. Usyahidut tilfasa. I watching television. Nanonood akong television. Akrahu sahifata. I read the newspaper. I read the newspaper. Binabasa ko ang dyaryo. And agsilul milabisa. Yes, I was the clothes. Nilalabang ko ang mga damit. Okay. O now, bigyan natin ng sin. Arfu stip. Ha? Istikbal. Istikbalin. For the future. So, meaning kapag sinabi natin, akra'u, nagbabasa na ako. Pero pag nilagay ko ang sa, magbabasa pa lang ako. Sa akra'u, magbabasa pa lang. Kasi, hindi mo pa ginagawa. Yun ang kaiba ng sin. Kapag, kanina, akra'ul Quran. Binabasa mo na ba? Hindi. Binabasa mo na, akra'ul Quran eh. Pero pag nilagay ko ang sa, babasahin ko pa lang. Okay? Okay. Halimbawa, tinanong kita, saan ka pupunta? Paano sasabihin yun? Anta? Ay na, kung babae. O sasabihin mo, babasahin ko ang Quran. Sa akra'u. Pagbabasa ka pa lang eh. Saan ka pupunta? Meaning lalakad ka eh. O, sasabihin mo, halimbawa, punta ako sa bahay. Adabu ilal bait sa akra'ul Quran. Pupunta akong bahay, magbabasa ako ng Quran. Because of sa, gagawin mo pa lang, hindi mo pa ginagawa. Pag tinanggal mo yung sa, ginagawa mo na. Katulad ng akra'ul Quran, binabasa mo. Pag pinalagay kong sa akra'ul Quran, babasahin mo pa lamang. Okay? Here, at sani, it's none, sa akra'ul Quran, translate.
I will read the Quran. Magbabasa o babasahin ko ang Quran. Aknusul gurpata. Aknusu. I sweep the winawalis ko na. Okay, ngayon wawalisin ko pa lang. Lalagay niyo lang yung sa. Wawalisin ko pa lang sa aknusul gurpata. Usyahidu tilpasa. Nanonood na ako, present tense eh. Ngayon manonood ako. Usyahidu tilpasa. Lagay niyo lang yung sa. Akrahu sahifata, nagbabasa ako ng diaryo. Ay sasabihin kong magbabasa ako ng diaryo. Sa akrahu sahifata. Agsilul malabisa, naglalaba ako ng damit. Naglalaba na ako. Okay, naglalaba ako ng damit. O ngayon, maglalaba ako ng damit. Sa agsilul malabis. Very good. Alhamdulillah. Talata? Mada. What is mada? Mada. What? Also, ma is what? Okay? Mada tafalu? Lalaki to. What is the feminine? Mada tafalina. Mada taknusu? Anong ginawalis mo? Babae? Mada taknusu? Taknusina. Okay. Mada tusyahidu? Anong pinapanood mo? Babae, mada? Tusyahidina. By adding ina, ang anta ay nagiging anti. Okay? Mada? Tafalu. Anong ginagawa mo? Ginagawa na ba? Ginagawa na. Tinatanong kita. Nakikita kita. Anong ginagawa mo? O ngayon, sasabihin ko anong gagawin mo? Mada sa tapalu. Yes, mada sa tapalu. Ha? Ganun lang yun eh. Kapag nakita kita, halimbawa, nagbabasa kang Quran. Ah, anong ginagawa mo? Nagbabasa kang Quran, nakikita lang kita. Pero kung gagawin mo pa lang, anong tatanong ko? Anong gagawin mo? Because of sa. Lagay nyo lang yung sa mada sa tapalu. Anong gagawin mo? Okay? Mada sa... Now... Mada taknusu. Anong winawalis mo? Ginagawa ba? Ginagawa niya. Tinatanong mo kung anong winawalis niya. Nakikita mo siya. Pero kung sabihin kong, anong wawalisin mo? Mada sa taknusu. Mada sa taknusu. Lagay mo lang yung sa. Mada tasyahidu. Mada sa tusyahidu. Okay, babae. Mada tafalina. Anong ginagawa mo? Now, anong gagawin mo? Mada sa tafalina. Sa. Lagay niyo sa. Mada taknusina, ano ngayon lang wawalisin mo? Mada sa taknusina. Anong pinapanood mo? Nakikita kita, nanonood ka. Okay, now, anong panonoorin mo? Mada sa tusyahidina. Mata. So, mata is when. Mata is when. Kailan? Tadhabu, after tadhabu, ila. Kapag may tutukoy siya, tao man, lugar man, foot, ila. Okay? Matatadhabu, like for example, matatadhabu ilal ammi. Kailan ka pupunta sa uncle? So, kahit lugar, may ila. Okay? Ba't kung sasabihin mo lang ang oras, sabihin mo lang, adhabu sa ata, sabi ata. Hindi mo kailan adhabu ila. Hindi mo kailan sabihin yun. Oras yun eh. Okay? Alhamdulillah. So, matatadhabu ilas madrasati. Kita nyo, after ila al madrasati. Hindi madrasatu. Okay. What is the meaning of matatadhabu ilal madrasati, Termidi? Mata tadhabu, nagtatanong ako, ilal madrasati? When do you go? Ilal madrasati, what's madrasa? School, kailan ka pupunta sa paaralan? Dawud. Paano mo sasabihin, kailan ka pupunta sa doktor? When do you go to the doctor? Lalaki. Matatadhabu ilat tabibi. Yes, matatadhabu ilat tabibi. What about babae? Kailan ka pupunta sa doktor? Mata
Matatadhabina. Tadhabina? Matatadhabina. Napalitan mo yung doktor na babae. Lalaki yan eh. Babae pareho. Matatadhabina ilat tabibati. Yes, matatadhabina ilat tabibati. Ganyan lang yan eh. Ah, ginawa natin babae yung doktor. Pati yung tadhabo, ginawa kong babae. Okay, Yakob. Paano mo sasabihin kailan ka pupunta sa masjid? Lalaki muna, anta. Matatadhabu ilal masjid. Yes, matatadhabu ilal masjid. Tadhabu ha, lalaki, kailan ka pupunta? Ngayon, gawin natin babae. Kailan ka pupunta sa masjid? Matatadhabina. Yes, matatadhabina. Yes, ilal masjid ha. Mashallah. Okay, Brother Ramir. Kailan ka pupunta sa engineer? When do you go to the engineer? Matatadhabu ilal. Yes, matatadhabu. Ilal muhandis. Yes, ilal muhandisi. E paano kung gawin nating babae, kailan ka pupunta sa engineer? Matatadhabina. Yes, matatadhabina. Ilal engineer, ha? Ilal muhandisi. Yes, ilal muhandisi. Now, palitan mo yung engineer na babae. Pareho na silang babae ngayon. Matatadhabina. Matatadhabina. Ilal muhandisati. Yes, ilal muhandisati. Ha? Ganyan lang yan eh. O, diba? Nag-i-enjoy na kayo niyan. Bakit? Nakakapagsilita kayo. Can you imagine? Nagagawa nyo na yung feminine, nagagawa nyo na yung masculine, so na, mababice versa na ninyo, kaya more practice lang. Maniwala kayo, within 3 months, maniwala kayo, nagsasalita na kayo ng Arabic. Kahit na paano lang, sasalita na kayo, inshallah. Okay. Now, Tirmidhi, tao naman ang tukuyin natin. Tao rin naman kanina eh. Okay? Kailan ka pupunta sa uncle? When do you go to the uncle? Uncle father side. Matatadhabu ilal ammi. Yes. Matatadhabu ilal ammi. Pero gawin nating babae, kailan ka pupunta kay uncle? Uncle pa rin na lalaki. Father side. Babae naman tutukuin mo, kailan ka pupunta? Matatadhabina. Hmm? Yes, matatadhabina ilal ammi. Very good. Palitan natin yung ammi. Uncle to, di ba? Father side, mother side. Matatadhabina. Yes, matatadhabina. Father side to. Mother side naman ng uncle. Yes, ilal khali. Eh paano kung palitan kong babae to? Father side. Matatadhabina. Tadhabina, babae, ha? Matatadhabina ilal ammi. Oh, lalaki yan, uncle yan, babae. Chain. Ilal. Ilal am? Mati. Yes, ilal am mati. But kung father side, mother side, ilal? Halati. Halati. Ah, di ba? Alam mo na ngayon yung mga mother side, father side ng chain at chuin. Ha? Oh, di ba? Nakapagsalita na kayo, more practice lamang. Oh, now, punta tayo. Sita. Abdul Karim. Sa'yo to. Adhabu. What's adhabu? Ako'y adhabu. Pag nakita nyo yung A, ako yun. I go. Very good. Sa'atal wahidata. Adhabu sa'atal wahidata. Ako'y pumupunta ng ano? 1 o'clock. Very good. Wahida. Huwag yung gagamitin yung ula. Asa'atal ula. Asa'atal wahidata. Okay? But kung lalaki, wahida or wahidun. Al-wahido if there's a al. Okay. Sa orasan, gamitin niyo wahidatun. And yes, wahidatun because of sa'ata. Feminine, ha? But kung merong ginagamit na iba, wahidun ang gamitin lalaki. Paano mo sasabihin ang ako'y pumupunta ng 2 o'clock? 3 o'clock. 4 o'clock. Yes, at sa adhabu sa atar rabi ata. Dawud, I'll go 5 o'clock. Adhabu sa atar kanasata. Abdullah, I'll go 6 o'clock. Ha? Adhabu sa atar sabi sata. 7 o'clock, Yakub. Adhabu sa atas.
Sabi ata, in the morning. Meron na tayo niyan. What is morning? Sabahon. What is all? The morning. Asabaho. Putpi. Pisabahi. Adhabu sa atas sabi ata pisabahi. Okay, in the morning. Okay. Usalli. What is usalli? Pray. Kapag u, sa tulkata, babae, lalaki. I pray. Pwedeng babae, sabihin kong ako, pwede rin lalaki. What is usalli? So, may rumapulong bi, because nagdadasal ako ng ano, usallil fajra, nakita nyo, fajra. Okay? Usallil fajra fil masjidi. Pwede lahat ito, pero palagay ko, yung isa hindi pwede. Yung hammam. Medyo masagwang magsala dito. Siguro kung naikinulong ka lang. Necessity. Okay? Matbak, sometimes may nagsasala sa matbak eh. Ako, nagsala na ako niya. Pag nagluluto ako, nadidelay na ako, nasa kusina lang ako, walang ibang lugar, nagsasala ako doon. Malinis naman ang kusina eh. Pero ang ma'am, kahit malinis, alam natin, malinis ang shower room. Pero napakasagwa namang magsala kasi shower room, di ba? Pero necessity, talaga nakakulong ka doon. Wala kang lalabas. Kahit may radon pa to, makakapagsala ka kahit kubeta pa ito. Wala kang choice eh. Kinulong ka doon eh. Hindi ka na ba magsasala noon? Palagay nyo, hindi na tayo magsasala, marumi ang lugar, bawal yung lugar eh. Sasala tayo, necessity yun eh. O saan ka magsasala? Hintay mo lumabas ka, limang taong ka nakakulong doon. Magsasala pa rin tayo kahit wala nang wudu. Magtayamum, kahit walang tayamum. Kung walang pantayamum, walang ibibigay, walang magbibigay, kinulong ka nga doon eh. Kahit puno ka pa ng najis, kahit ang lugar mo punong najis, isagawa ninyo ang sala because of necessity. Tandaan nyo yan. Ah, baka minsan maratay tayo, hindi natin alam yan. Puno ka ng najis sa katawan, walang magdala sa'yo ng buhangin para magtayamum, wala rin tubig, kahit kaya mo magtubig, walang tubig, di mo kayang tumayo, di mo kayang magbihis, magsala kayo. Kahit anong sitwasyon ninyo, patakula, mas tatakatong katakutan ninyong Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. Akraul Quran, fil musalla, translate. I read the Quran paro yon in the praying room fil musalla. Now babasahin ko ang Quran sa praying room fok dasalan or lugar dasalan. Babasahin ko pa lang kanina akraul Quran fil musalla. Now babasahin ko. I will read the Quran. Yes, put sa akraul Quran fil musalla. Okay, I pray the fajr fil in the masjid. Ngayon sasabihin mo, magsasala ako sa masjid. Sa usallil fajra fil masjidi. Remember the sa, mahalaga yan. Saan ka magsasala ya aki? Ay na, sa tusalli. Sa usalli. O kaya, fajr, lagay natin. Paano nyo sasabihin? Ayan, kayo mag-practice. Paano nyo sasabihin, gagawin pa lang, saan ka magsasala ng fajr? Anta? Fajr. Oh, hindi, buso ko buo. Ayaw ko ng fajr. Yes, ay na sa tusallil fajra. So magsasala ako sa masjid. Yes, sa usallil fajra fil masjidi. Nakita nyo, ganun lang kasimple. Oh, haya na biaya binailal masjid. Ano yun? Ha? Oh, okay, sabihin natin, o ikaw, saan ka magsasala ng fajr? Tapos sasabihin mo, magsasala rin ako ng fajr sa masjid. Papasa, magsasala din. Alay din. O, paano? Ana sa usalin. Saan ka muna? Tatanong mo. Ikaw, saan ka magsalin? Tinanong ka eh. Tinanong ka. Sabi niya, aina sa tusallil fajra. Usallil fajra fil masjidi. O aina tusallil fajra anta. O, ngayon, sasabihin mo, sasala din ako sa masjid. Yes, sa usallil fajra fil masjidi. I done. Okay, very good ha. O kita nyo, nakakapagsalita na kayo. Kung binubuo nyo yung pinag-aralan nyo nakaraan, marami na yon. Kayang-kaya na ninyong magsalita ng mga kahit paanong mga salita. Makakapagsalita. Mag-i-enjoy kayo kahit nasa daan kayo eh. Haya binailal masjidi yaki. Ha? Alhamdulillah. Okay. Abdul Karim, ay natanda po. Atanda po ilal masjidi yaki. Yaki. Haya binayaki. Oh, 'di ba? Nakakapagsalita na kayo kapag pinag-practice niyo yung mga pinag-aralan ninyo. Okay? Usyahidu tilfasa fil gurfati, translate. Ay
I watching the television in the room. Okay, palitan natin in the room. In the kitchen. O, pwede ba ako manood sa kitchen? Pwede. Dabig na kumakain sa kitchen. Mga mayayaman, may mga TV sa kitchen yan eh. O, nanonood ako ng TV sa kitchen. In the kitchen, ha? O, siya, hidutilfa sa? Film at baki. Okay, now. Sabihin natin, nanonood akong TV sa sala. Sa sala. In the? Fee? What is sala? Living room? Sitting room? Figure patil julus. Ah, nanonood ako ng TV sa sala. But ngayon, manonood ka pa lang. Manonood akong TV sa sala. Yes, siya usyahidut. Tilpasa? Pil? Fee lang, because muda-muda pilay. Yes, figure patil julus. Palitan natin Dawood ng sleeping room. Nanonood ako. Yes, usyahidut tilpasa? Not the same pil, because mawawalang muda pilay. Figure patil? Naomi. Now, manonood ka pa lang ng TV sa sleeping room. Sa usyahidut tilpasa? Yes, siya hidot tilfasa. Figure patil Naomi. Yes, figure patil Naomi. Nakita nyo? Pag manonood ka pa lang, lagay mo isa. Kung nanonood ka na, tanggalin mo isa. Okay, next. Agsilul atbak filmat baki. Translate. I was in the kitchen. Yes. Agsilul atbaka filmat baki. Now, sabihin natin siya. Siya'y nag-uugas ng plato sa kitchen. Lalaki. Yes, yes, si Agsilul at baka. Oh, palagay natin, lagay nating hiya. Siya babae. Agsilul at baka. Pilmat baki. Oh, ako'y naglilinis. Naglilinis ng plato. Agsilul at baka. Oh, ikaw, anta. Agsilul at baka. Ikaw ay naglilinis ng plato sa kitchen. Tagsilul. Yes, tagsilul at baka, fil? Filmat baki. Now, anti. Tagsilinal. At baka? Filmat baki. Oh, now, nag-uugas kami. Nagsilu. Meron na tayo niyan. Na. Palitan nyo ng na. Nagsilul at bak. Naglilinis kami ng plato. Ah, sa kusina. Paano mangyari? Halimbawa, Oy, Mariam, nasaan ka? Ah, nagsilul at bak, filmat bak. Ah, nag-ugas kami ng plato sa kitchen. O, pupunta ka ngayon doon. Ah, di ba? Sigawan ang dating. So, nangyayari ang mga yaan. Okay. Pero paano yung sasabihin na maglilinis kami ng plato sa kitchen? Maglilinis pa lang kami. Paano? Sanagsilul? At baka? Pil? Yes, filmat baki. Maglilinis pa lang eh. Lagyan nyo yung sa. Hindi kayo naglilinis eh. Kapag naglilinis na, nagsilu. Kapag maglilinis pa lang, putsa. Sa nagsilul at bak, filmat baki. Okay. Now, alam nyo na, magpapaikot-ikot na ako. Bakit? Para matuto na kayong magsalita, umiikot na. Kaya sabi ko nakaraan, we will stop here. Sabi ko, diba? Huwag natin ituloy dahil marami akong istilong gagawin. Ito na yung mga istilong sinasabi kong ginagawa natin. Bumabagal na tayo. Pero kahit bumabagal na tayo, para na rin tayong nag-uusap ng dahan-dahan. Kung napapansin ninyo, ipinapaikot-ikot ko na sa inyo yung mga pinag-aaralan natin, especially ang mga verb. Nalalaman nyo kung kailan kayo gumagawa na o gagawin nyo pa lamang. Kung tatanungin nyo lalaki o babae, o siya na lalaki o siya na babae, o ako o kami, nalalaman nyo na lahat ito. Ha? Okay, next. Saan? Aina. What is aina? Aina to salil fajara. Meaning? Ha? Sinong tinatanong ko rito? Anta. Aina to.
Pero din siya yan. Ah, saan magsasali si Marian? Siya. Ah, pwede rin siya. Tusalil fajra fil musalla. Kung ikaw naman, ay natusalil fajra. Saan mo isasalang fajra? Tusalil fajra fil masjidi. So pwede yan. Pareho kasi ang anta. Remember, and hiya. Okay, ba't ang gusto kong mangyari ngayon, saan ko isasala ang fajar? Pwede bang mangyari yung salitang ganon? Pwede, sasabihin ko, brother, saan ako magsasala ang fajar? Dito ba? Dito ba? Ibig sabihin, sa lugar ba ito? Walang masjid, sa bahay lang. Brother, saan ako magsasala ang fajar? Bro, doon ka lang sa kwarto. Di ba? Nagagawa natin yung ganyan. O paano ko sasabihin yung brother, saan ako magsasala ng fajar? Saan ako magsasala? Titignan niyo yung salita ko. Ginagawa ko na ba? Hindi pa. Saan ako magsasala? Ano gagawin ko? Usalli ay nasa usalli. Ay nasa usallil fajara. Duhra, asar, magriba, isya. Okay, yan ang limang sala natin. Ay natakraul Quran. Saan mo babasahin ng Quran? Okay, saan ka nagbabasa? Sorry. Saan ka nagbabasa ng Quran? Yung kanina ay natusalil fajra, saan ka nagsasala ng fajar? Saan ka nagsasala ng fajar? Okay, ir ay natakraul Quran, saan ka nagbabasa ng Quran? Okay? Ay natagsilul malabisa, translate? Saan ka saan ka naglalaba ng damit? Present tense na, saan ka naglalaba? Ha? Naglalaba ng damit. Nagtatanong lang ako, but present tense na yan. Pero kung sinabi kong saan ka maglalaba, putsa. Dahil gagawin mo pa lamang. Ha? Ay na sa tagsilul malabisa. Pero kung sasabihin saan ka naglalaba, ay na tagsilul malabisa. Okay? Ay natusali, saan ka nagsasala. Pero pag sinabi kong saan ka magsasala, ay nasa tusallil fajra. Kung ako, ay nasa usallil fajra. Okay? So yung next, hindi natin ito tinitira. Gaya na sabi ko, ang aluswat, this is a tajwid rulings. So dumadako tayo in pahmul masmu doon sa understanding what you hear. Okay? But we will stop here. But ang gusto ko nang mangyari naman ngayon, makinig kayo. Okay? Yung at-tadribul awwal dito, okay, nasa Darso Tani na tayo, wal isruna, lesson 22, gumawa kayo itong anim na ito na pangungusap. Ha? Pagkatapos ko kayong binugbog, may plano pala akong gumawa kayo ng sariling salita nyo ngayon. Nakita nyo yung picture? Nakita nyo yung picture? Number one, la-alip, anong ginagawa ng babae? Ha? Nagwawalis. Oh, ano sasabihin? Halimbawa, gagawa ko salita. Bibigyan ko example. Madatap alina. Ano ang ginagawa mo? Aknusu. Aknusu ano? Gurpatal julus. Okay? So, binawalis ko ang living room. Pero kung mapapahaba nyo pa ito, mamasyala. Lalong mas mainam kung mapapahaba nyo ayon sa mga nakaraang na pag-aralan ninyo. Okay? Alhamdulillah. Now, anim ito. Ayun lang, yung anim lang. Tadribul awar istami. Sabi dito, makinig ka, tumada irrakma fi murabba il munasib. Tumma, pagkatapos, da, ilagay mo, rakma, ang numero, fi murabba il munasib, sa tamang kaon. But ang gusto kong mangyari ngayon, instead na ako ang maglagay ng sentence, at ilalagay nyo lang kung saan yun nila sinabi kong sentence, kung anong kaon yun, gusto ko muna mag-practice kayo bago ako gumawa sa susunod nito. Okay? Gusto ko kayo muna ang gumawa. Iisa-isahin ko kayo dito. Kailan ito? Sa linggo. Alip, binigyan ko lang kayong tip. Madata falina ya Fatima. Aknusu gurpatal julusi. Aknusu, winawalis ko ang gurpatal julus o ang living room. Okay? Yan lang, brother, ha? Okay, wakru da'wat, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, subhanaka allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah.